Amos. Unang Kabanata. Ito ang mensahe ni Amos na isang pastol ng mga tupa na taga Tekoa. Ang mensahe tungkol sa Israel. Ipinahayag ito sa kanya ng Diyos 2 taon bago lumindon, noong panahon na si Uzziah ang hari ng Huda at si Jeroboam na anak ni Joash ang hari ng Israel. Sinabi ni Amos, "Umaatungal ang Panginoon mula sa Zion. Dumadagundong ang tinig niya mula sa Jerusalem. Dahil dito natutuyo ang mga pastulan ng mga pastol at nalalanta ang mga tanim sa tuktok ng bundok ng Carmel." Ang parusa sa bansang Syria. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Syria. Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga taga Damascus, parurusahan ko sila, sapagkat pinagmalupitan nila ang mga taga Gilead na parang giniik ng tabla na may mga ngiping bakal sa ilalim. Kaya susunugin ko ang palasyo ni Haring Hazael at ang matitibay na bahagi ng Damascus na ipinagawa ng anak niyang si Haring Ben-Hadad. Wawasakin ko ang pintuan ng Damascus at papatayin ko ang pinuno ng lambak ng Aven at ng Beth-Eden. Bibihagin at dadalhin sa Kir ang mga mamamayan ng Syria. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ang parusa sa bansang Filistia. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Filistia. Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga taga-Gaza, parurusahan ko sila, sapagkat binihag nila ang lahat ng naninirahan sa mga bayan at ipinagbili bilang mga alipin sa Edom. Kaya susunugin ko ang mga pader ng Gaza at ang matitibay na bahagi ng lungsod na ito. Lilipulin ko ang mga pinuno ng Ashdod at ng Ashkelon, at parurusahan ko ang mga taga-Ekron. At ang mga Filisteyong makakatakas sa parusa ay mamamatay din. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Ang parusa sa bansang Tyre. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Tyre. Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga taga-Tyre, parurusahan ko sila, sapagkat ipinagbili nila ang lahat ng naninirahan sa mga bayan bilang mga alipin sa Edom. Hindi nila sinunod ang kanilang kasunduang pangkapatiran sa mga mamamayang ito, kaya susunugin ko ang mga pader ng Tyre at ang matitibay na bahagi ng lungsod nito. Ang parusa sa bansang Edom. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Edom. Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga taga-Edom, parurusahan ko sila, sapagkat tinugis nila ang kanilang mga kaanak na mga Israelita at walang awang pinatay. Hinding-hindi mawawala ang kanilang galit sa mga Israelita, kaya susunugin ko ang Teman at ang matitibay na bahagi ng Bozra. Ang parusa sa bansang Ammon. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Ammon. Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga taga-Ammon, parurusahan ko sila, sapagkat nilaslas nila ang tiyan ng mga buntis sa Gilead nang salakayin nila ito upang mapalawak ang kanilang lupain. Kaya susunugin ko ang mga pader ng Raba at ang matitibay na bahagi ng lungsod na ito habang nagsisigawan ang mga kaaway na sumasalakay sa kanila na parang umuugong na bagyo. At bibihagin ang hari ng Ammon, gayon din ang kaniyang mga opisyal. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ang parusa sa bansang Moab. Ikalawang Kabanata. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Moab. Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga taga-Moab, parurusahan ko sila, sapagkat sinunog nila ang mga buto ng hari ng Edom hanggang sa maging abo ito. Kaya susunugin ko ang Moab pati na ang matitibay na bahagi ng Keriot. Mamamatay ang mga taga-Moab habang nagsisigawan at nagpapatunog ng mga trumpeta ang kanilang mga kaaway na sumasalakay sa kanila. Mamamatay pati ang kanilang hari at ang lahat ng kaniyang mga opisyal. Ako ang Panginoon
ang nagsasabi nito. Ang parusa sa bansang Huda. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Huda. Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga taga-Huda, parurusahan ko sila, sapagkat itinakwil nila ang aking mga kautusan at hindi nila sinunod ang aking mga tuntunin. Iniligaw sila ng paglilingkod nila sa mga diyos-diyosan na pinaglingkuran din ng kanilang mga ninuno. Kaya susunugin ko ang Huda, pati na ang matitibay na bahagi ng Jerusalem. Ang parusa sa bansang Israel. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Israel. Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga taga-Israel, parurusahan ko sila, sapagkat ipinagbibili nila bilang alipin ang mga taong walang kasalanan, dahil lamang sa kanilang utang. Ginagawa rin nila ito sa mga may hirap, kahit na isang pares lang na sandalyas ang utang. Ginigipit nila ang mga mahihirap at hindi binibigyan ng katarungan. Mayroon sa kanila na mag-amang nakikipagtalik sa iisang babae. Dahil dito, nilalapastangan nila ang aking banal na pangalan. Natutulog sila sa kanilang sambahan na suot ang damit na isinanla sa kanila ng mga mahihirap. At nagiinuman sila sa aking templo ng alak na binili galing sa ibinayad ng mga mahihirap na may utang sa kanila. Pero ako, ang ginawa ko para sa kanila ng mga taga-Israel, nilipol ko ang mga Amoreyo, kahit nakasintaas sila ng punong sedro at kasintibay ng punong ensina. Nilipol ko silang lahat at walang itinirang buhay. Inilabas ko rin sa Ehipto ang mga ninuno ng mga taga-Israel, at pinatnubayan ko sila sa ilang sa loob ng 40 taon upang makuha nila ang lupain ng mga Amoreyo. Pinili ko ang ilan sa mga anak nila na maging propeta at Nazareyo. Mga taga-Israel, hindi ba totoo itong sinasabi ko? Pero ano ang ginawa ninyo? Pinainom ninyo ng alak ang mga Nazareyo at pinagbawalan ninyo ang mga propeta na sabihin ang ipinapasabi ko. Kaya makinig kayo, pahihirapan ko kayo katulad ng kariton na hindi na halos makausad dahil sa bigat ng karga. Kaya kahit na ang mabilis tumakbo sa inyo ay hindi makakatakas. Ang malalakas ay manghihina at ang mga sundalo ay hindi maililigtas ang kanilang sarili. Kahit na ang mga sundalong namamana sa labanan ay uurong. Ang mga sundalong mabilis tumakbo ay hindi makakatakas. At silang mga nakasakay sa kabayo ay hindi rin makakaligtas. Sa araw na iyon, kahit ang pinakamatapang na sundalo ay tatakas na nakahubad. Ako ang Panginoon, ang nagsabi nito. Ikatlong kabanata. Kayong mga taga-Israel na ang mga ninuno ay inilabas ng Panginoon sa Ehipto. Pakinggan ninyo ang sasabihin niya laban sa inyo. Sa lahat ng bansa sa buong mundo, kayo lamang ang aking pinili na maging mga mamamayan ko. Kaya parurusahan ko kayo dahil sa lahat ng inyong mga kasalanan. Itinalaga ng Diyos ang gawain ng mga propeta. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung hindi sila magkasundo? Umaatungal ba ang leyon sa kagubatan kung wala siyang mabibiktima? Aatungal ba siya sa loob ng kanyang yungib kung wala siyang nahuli? Mahuhuli ba ang ibon kung walang pain na inilagay sa bitag? At iigkas ba ang bitag kung walang nahuli? Hindi ba't nanginginig sa takot ang mga tao sa tuwing patutunugin ang trompeta na nagpapahiwatig na may paparating na kaaway? Mangyayari ba ang kapahamakan sa isang lungsod kung hindi ito pinahintulutan ng Panginoon? Sa katunayan, hindi gumagawa ng anuman ang Panginoong Diyos na hindi muna niya ipinababatid sa kanyang mga lingkod na propeta. Sino ang hindi matatakot kung umaatungal na ang leon? Sino kaya ang hindi magpapahayag ng mensahe ng Panginoong Diyos kung ang Panginoong Diyos na mismo ang nagsasalita sa kanya? Ang hatol ng Diyos sa Samaria. Sabihin ninyo sa mga pinunong nakatira sa matitibay na bahagi ng Ashdod at Ehipto, na magtipon sila sa mga burol sa paligid ng Samaria at tingnan nila ang kaguluhang nangyayari sa lungsod na ito at ang panggigipit sa mga mamamayan nito.
sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos laban sa Samaria. Hindi sila marunong gumawa ng matuwid. Ang matitibay na bahagi ng kanilang lungsod ay puno ng mga bagay na ninakaw at sinamsam. Kaya lulusubin sila ng mga kaaway at gigibain ang kanilang mga kampo. Sasamsamin ng mga kaaway ang mga ari-arian sa matitibay na bahagi ng kanilang lungsod. Ito pa ang sinasabi ng Panginoon. Ang maililigtas lang ng isang pastol sa tupang sinisila ng leon ay maaaring dalawang paa o isang tainga lamang. Ganoon din ang mangyayari sa inyong mga Israelitang nakatira sa Samaria. Wala kayong maililigtas, kundi bahagi na lamang ng inyong magagandang higaan. Sinabi ng Panginoong Diyos, ang Diyos na makapangyarihan. Pakinggan ninyo ang sasabihin ko, at sabihin din ninyo ito sa mga lahi ni Jacob. Sa araw na parusahan ko ang mga taga-Israel dahil sa kanilang mga kasalanan, wawasakin ko ang mga altar sa Bethel. Puputulin ko ang sungay ng mga sulok ng altar, at mahuhulog ang mga ito sa lupa. Wawasakin ko ang kanilang mga bahay na pangtaglamig, at ang mga bahay na pangtag-init. Wawasakin ko rin ang kanilang mamahalin at malalaking bahay. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ika-apat na kabanata. Kayong mga kilalang babae sa Samaria, para kayong mga baka ng Bashan na inaalagaan ng mabuti. Ginigipit ninyo at pinagmamalupitan ang mga mahihirap, at inuutusan pa ninyo ang inyong asawa ng ganito. Kumuha ka ng alak, at mag-inuman tayo. Kaya pakinggan ninyo itong sinasabi ng Panginoong Diyos. Sa aking kabanalan, isinusumpa ko na darating ang araw na bibihagin kayo ng inyong mga kaaway na gaya ng pagbingwit sa isda. Palalabasin nila kayo sa inyong lungsod sa pamamagitan ng mga siwang ng inyong gumuhong pader. At dadalhin nila kayo sa lupain ng Harmon. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kayong mga Israelita, umunta kayo sa inyong sinasambahan sa Bethel at sa Gilgal, at dagdagan pa ninyo ang inyong kasalanan. Magdala kayo ng inyong mga handog bawat umaga, at magdala kayo ng inyong mga ikapu tuwing ikatlong araw. Sige, magsunog kayo ng tinapay na may pampaalsa bilang handog ng pasasalamat. Ipagmalaki ninyo iyan, pati ang inyong mga handog na kusang loob, dahil iyan ang gusto ninyong gawin. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Ako ang nagpadala sa inyo ng taggutom sa lahat ng inyong mga lungsod at bayan, pero hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ako rin ang pumigil sa ulan sa loob ng tatlong buwan, bago dumating ang anihan. Pinauulan ko sa isang bayan, pero sa iba ay hindi. Pinauulan ko sa isang bukirin, pero ang ibang bukirin ay tigang. Dahil sa panghihina, pasuray-suray kayong naghahanap ng maiinom. Palipat-lipat kayo sa mga bayan sa paghahanap ng tubig, pero walang makuhang sapat. Pero hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Sinira ko ng maraming beses ang inyong mga pananim sa pamamagitan ng mainit na hangin at ng mga peste. Sinalakay ng mga balang ang inyong mga puno ng igos at olibo. Pero hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Pinadalhan ko rin kayo ng mga salot, katulad ng mga ipinadala ko sa Ehipto noon. Ipinapatay ko ang inyong mga binata sa digmaan, at ipinabihag ang inyong mga kabayo. Pinahirapan ko rin kayo sa baho ng mga patay sa inyong mga kampo. Pero hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Nilipol ko ang iba sa inyo katulad ng ginawa ko sa Sodom at Gomora. At ang ilan sa inyo na nakaligtas ay parang panggatong na inagaw sa apoy. Pero hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kaya muli kong gagawin ang mga parusang ito sa inyo, na mga taga-Israel. At dahil gagawin ko ito, humanda kayo sa pagharap sa akin na inyong Diyos. Ang Diyos ang lumikha ng mga bundok at ng hangin, at siya rin ang nagpapalipas ng araw para maging gabi.
Ipinapaalam niya sa tao ang kanyang mga plano, at siya ang namamahala sa buong mundo. Ang kanyang pangalan ay Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang panawagan sa pagsisisi. Ikalimang kabanata. Mga Israelita, pakinggan niyo itong panaghoy tungkol sa inyo. Ang Israel na katulad ng isang babaeng birhen ay nabuwan at hindi na muling makabangon. Pinabayaan siyang nakahandusay sa sarili niyang lupain at walang tumutulong para ibangon siya. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Sa 1,000 sundalo na ipapadala ng isang lungsod sa Israel, 100 na lang ang matitira. At sa 100 sundalo na kanyang ipapadala, 10 na lang ang matitira. Kaya kayong mga Israelita, dumulog kayo sa akin at mabubuhay kayo. Huwag na kayong pumunta sa Bethel, sa Gilgal o sa Beersheba upang sumamba roon. Sapagkat siguradong bibihagi ng mga mamamayan ng Gilgal at mawawala ang Bethel. Dumulog kayo sa akin, kayong mga lahi ni Jose, at mabubuhay kayo. Dahil kung hindi, lulusubin ko kayo na parang apoy. Kaya malilipo lang Bethel at walang makakapigil nito. Nakakaawa kayo. Ang katarungan ay ginagawa ninyong marumi, at pinawawalang halaga ninyo ang katuwiran. Ang Diyos ang lumikha ng grupo ng mga bituing tinatawag na Pleiades at Orion. Siya ang nagpapalipas ng liwanag sa dilim at ng araw sa gabi. Tinitipon niya ang tubig mula sa karagatan para pumunta sa mga ulap upang muling ibuhos sa lupa sa pamamagitan ng ulan. Panginoon ang kanyang pangalan. Agad niyang winawasak ang matitibay na napapadirang bayan at dinudurog ang napapadirang lungsod. Kayong mga taga-Israel, napupuot kayo sa humahatol ng tama at nagsasabi ng totoo sa hukuman. Inaapi ninyo ang mga mahihirap at pinipilit na magbigay sa inyo ng kanilang ani. Kaya hindi kayo makakatira sa ipinatayo ninyong mansyon at hindi kayo makakainom ng katas mula sa itinanim ninyong mga ubas. Sapagkat alam ko kung gaano karami at kabigat ang inyong mga kasalanan. Inuusig ninyo ang mga taong walang kasalanan, at kinikikilan pa ninyo. Hindi ninyo binibigyan ng hustisya sa hukuman ng mga mahihirap. Dahil naghahari ngayon ng kasamaan, ang marurunong ay tumatahimik na lang. Gawin na lamang ninyo ang mabuti at huwag ang masama para mabuhay kayo. At sasamahan kayo ng Panginoong Diyos na makapangyarihan, gaya ng inyong sinasabi. Kapuutan ninyo ang masama at gawin ang mabuti, at pairali ninyo ang hustisya sa inyong mga hukuman. Baka sakaling maawa ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa inyong mga natitira sa mga lahi ni Jose. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Darating ang araw na maririnig ang mga iyakan at panaghoy sa mga plaza at mga lansangan. Ipapatawag ang mga magsasaka para umiyak sa mga patay, nakasama ng mga taong inupahan para umiyak. May mga iyakan din sa inyong mga taniman ng ubas. Mangyayari ito dahil parurusahan ko kayo. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Ang araw ng paghatol ng Diyos. Nakakaawa kayong naghihintay ng araw ng Panginoon. Huwag ninyong isipin na araw iyon ng inyong kaligtasan, sapagkat iyon ang araw na parurusahan kayo, para kayong taong nag-aakalang ligtas na siya dahil nakatakas siya sa leon, pero nasa lubong naman niya ang oso. O di kaya'y nag-aakalang ligtas na siya, dahil nasa loob na siya ng kanyang bahay, pero nang isinandal niya ang kanyang kamay sa dingding, tinuklaw ito ng ahas. Tiyak na darating ang araw ng Panginoon at ito'y magdudulot ng kaparusahan at hindi kaligtasan. Katulad ito ng dilim na walang liwanag, kahit kaunti man lang. Ang gusto ng Panginoon na dapat gawin ng kanyang mga mamamayan. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, napupuot ako sa inyong mga pista. Hindi ako nalulugod sa inyong ginagawang pagtitipon. Kaya kahit dalhan pa ninyo ako ng sari-saring handog,
Kahit pa ang pinakamabuting handog ay hindi ko tatanggapin. Tigilan na ninyo ang maingay ninyong awitan. Ayokong makinig sa tugtog ng inyong mga alpa. Sa halip, nais kong makita na pinaiiral ninyo ang katarungan at ang katuwiran na parang ilog na patuloy na umaagos. Mga mamamayan ng Israel, noong nasa ilang ang inyong mga ninuno sa loob ng 40 taon, naghandog ba sila sa akin? Hindi. At ngayon ay buhat-buhat ninyo si Sakot, ang Diyos-Diyos ang itinuturing ninyong hari, at si Kaiwan ang Diyos-Diyos sa ninyong bituin. Ginawa ninyo itong mga imahen para sambahin. Kaya ipapabihag ko kayo at dadalhin sa kabila pa ng Damascus. Ito nga ang sinabi ng Panginoon na tinatawag na Diyos na makapangyarihan. Ang kasamaan ng mga pinuno ng Israel. Ika-anim na kabanata. Nakakaawa kayong mga pinuno ng Zion at Samaria na nagpapasarap sa buhay at walang pakialam. Itinuturing ninyo ang inyong mga sarili na mararangal na tao ng nangungunang bansa at sa inyo lumalapit ang inyong mga mamamayan na nangangailangan. Tingnan ninyo kung ano ang nangyari sa lungsod ng Kalne, ang malaking lungsod ng Hamat, at ang lungsod ng Gat sa Filistia. Mas makapangyarihan ba kayo kaysa sa mga kahariang iyon? Mas malawak ba ang inyong lupain kaysa sa kanila? Kawawa kayong nag-aakala na hindi darating sa inyo ang araw ng pagpaparusa. Dahil sa ginagawa ninyong kasamaan, lalo ninyong pinadadali ang araw na iyon na maghahari ang karahasan. Kawawa kayong mga pahiga-higa lang sa inyong mga mamahaling kama at nagpapakabusog sa masasarap na pagkaing karne ng batang tupa at ng pinatabang guya. Kawawa kayong mga kumakatha ng mga awit habang tumutugtog ng alpa at mahilig tumugtog ng mga tugtugin katulad ni David. Kawawa kayong malalakas uminom ng alak at gumagamit ng mamahaling pabango, pero hindi nagdadalamhati sa sasapiting pagbagsak ng inyong bansa. Kaya kayong mga pinuno ang unang bibihagin at matitigil na ang inyong mga pagpipista at pagwawalang bahala. Kinamumuhian ng Panginoon ang pagmamataas ng Israel. Sumumpa ang Panginoong Diyos, ang Diyos na makapangyarihan. Sinabi niya, kinamumuhian ko ang pagmamataas ng mga lahi ni Jacob at kinasusuklaman ang matitibay na bahagi ng kanilang lungsod. Kaya ipapasakop ko sa kaaway ang kanilang lungsod at ang lahat ng naroroon. Kung may 10 tao na matitira sa isang bahay, lahat sila ay mamamatay. Ang bangkay ng namatay ay kukunin ng kanyang kamag-anak upang sunugin. Tatanungin niya ang nagtatago sa kaloob-looban ng bahay. May kasama ka pa riyan? Kapag sumagot siya ng wala, sasabihin ng nagtanong, tumahimik ka na. Baka mabanggit mo pa ang pangalan ng Panginoon at maparusahan tayo. Ang totoo, kapag ang Panginoon na ang naguutos, mawawasak ang lahat ng bahay, malaki man o maliit. Makakatakbo ba ang kabayo sa batuhan? Makakapag-araro ba ang baka roon? Siyempre hindi. Pero binaligtad ninyo ang katarungan para mapahamak ang tao. At ang katarungan ay ginawa ninyong masama. Tuwang-tuwa kayo nang nasakop ninyo ang mga bayan ng Lodebar at Karnaim. At sinasabi ninyo, natalo natin sila sa pamamagitan ng sarili nating kalakasan. Pero ito ang sagot ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Kayong mga mamamayan ng Israel ay ipasasalakay ko sa isang bansa. Pahihirapan nila kayo at sasakupin ang inyong lugar mula Lebo Hamat hanggang sa lambak ng Araba. Ang pangitain ni Amos tungkol sa balang, apoy at hulog. Ikapitong kabanata. Ito ang ipinakita sa akin ng Panginoong Diyos. Nakita kong nagtipon siya ng napakaraming balang. Nangyari ito matapos maibigay sa hari ang kanyang parte mula sa unang ani sa bukid. At nang magsisimula na ang pangalawang ani, nakita kong kinain ng mga balang ang lahat ng tanim at walang natira. Kaya sinabi ko, Panginoong Diyos,
Nakikiusap po ako na patawarin niyo na ang mga lahi ni Jacob. Paano sila mabubuhay kung parurusahan niyo sila? Mahina po sila at walang kakayahan. Kaya nagbago ang isip ng Panginoon at kanyang sinabi, hindi na mangyayari ang nakita mo. May ipinakita pa ang Panginoong Diyos sa akin. Nakita kong naghahanda siya upang parusahan ang kanyang mga mamamayan sa pamamagitan ng apoy. Pinatuyo ng apoy ang pinanggagalingan ng tubig sa ilalim ng lupa at sinunog ang lahat ng nandoon sa lupain ng Israel. Kaya sinabi ko, Panginoong Diyos, nakikiusap po ako sa inyo na huwag niyong gawin iyan. Paano mabubuhay ang mga lahi ni Jacob kung gagawin niyo po iyan? Mahina po sila at walang kakayahan. Kaya nagbago ang isip ng Panginoon at sinabi niya, hindi na mangyayari ang nakita mo. Ito pa ang ipinakita sa akin ng Panginoong Diyos. Nakita ko ang Panginoon na nakatayo malapit sa pader at may hawak na hulog na ginagamit para malaman kung tuwid ang pagkagawa ng pader. Tinanong ako ng Panginoon, Amos, ano ang nakikita mo? Sumagot ako, hulog po. Sinabi niya sa akin, batay sa aking panukat, hindi matuwid ang buhay ng mga mamamayan kong Israelita. Kaya ngayon hindi ko na sila kaaawaan. Gigibain ko ang mga sambahan sa matataas na lugar na sinasambahan ng mga Israelita na lahi ni Isaak. At ipapasalakay ko sa mga kaaway ng Israel ang kaharian ni Haring Jeroboam. Si Amos at si Amaziah. Si Amaziah na pari sa Bethel ay nagpadala ng mensahe kay Haring Jeroboam ng Israel. Sinabi niya, may binabalak na masama si Amos laban sa iyo rito mismo sa Israel. Hindi na matiis na mga tao ang kanyang mga sinasabi. Sinasabi niya, mamamatay si Jeroboam sa labanan at tiyak na bibihagin ang mga taga-Israel at dadalhin sa ibang bansa. Sinabi ni Amaziah kay Amos, ikaw na propeta, umalis ka rito at bumalik sa Huda. Doon mo gawin ang iyong hanap buhay bilang propeta. Huwag ka nang magpahayag ng mensahe ng Diyos dito sa Bethel, sapagkat nandito ang templong sinasambahan ng hari, ang templo ng kanyang kaharian. Sumagot si Amos kay Amaziah, hindi ako propeta noon at hindi rin ako tagasunod ng isang propeta. Pastol ako ng tupa at nag-aalaga rin ng mga punong kahoy ng sikomoro. Pero sinabi sa akin ng Panginoon na iwan ko ang aking trabaho bilang pastol at ipahayag ko ang kanyang mensahe sa inyo na mga taga-Israel na kanyang mamamayan. Ngayon, ikaw na nagbabawal sa akin na sabihin ang mensahe ng Diyos sa mga taga-Israel na lahi ni Isaak. Pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon laban sa iyo. Ang iyong asawa ay magiging babaeng bayaran sa lungsod, at ang iyong mga anak ay mamamatay sa digmaan. Ang iyong lupain ay paghahati-hatian ng iyong mga kaaway, at mamamatay ka sa ibang bansa. At tiyak na bibihagin ang mga taga-Israel at dadalhin sa ibang bansa. Ang pangitain ni Amos tungkol sa basket ng mga prutas. Ikawalong kabanata. Ito ang ipinakita sa akin ng Panginoong Diyos. Nakita ko ang isang basket na may mga hinog na prutas. Tinanong niya ako, Amos, ano ang nakikita mo? Sumagot ako, isang basket po ng mga hinog na prutas. Sinabi sa akin ng Panginoon, dumating na ang katapusan ng mga mamamayan kong Israelita. Hindi ko na sila kaaawaan. Sa araw na iyon, ang masasayang awitan sa templo ay magiging iyakan, dahil kakalat ang patay kahit saan, at wala nang maririnig na ingay. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Ang kasalanan ng mga mayayamang Israelita. Makinig kayo, kayong mga nanggigipit sa mga mahihirap at nagtatangkang lipulin sila. Inip na inip kayong matapos ang pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga para makapagbenta na kayo ng mga inaning butil at makapandaya sa mga mamimili sa pamamagitan ng inyong madayang timbangan at pantakal ng trigo. Nagmamadali kayong makapagbenta ng mga butil na hinaluan ng ipa para makabili kayo ng taong dukha
na ipinagbibiling alipin dahil hindi siya makabayad ng kanyang utang, kahit ang utang niya ay kasing halaga lamang ng isang pares ng sandalyas. Kaya sumumpa ang Panginoon, ang Diyos na ipinagmamalaki ng mga lahi ni Jacob. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng kasamaan na ginawa ninyo. Dahil dito palilindulin ko ang inyong lupain at mag-iiyakan kayo. Yayanigin ko ng husto ang inyong lupain na tulad ng ilog na tumataas kapag may baha at bumababa tulad ng ilog ng Nilo sa Ehipto. Sa araw na iyon palulubugin ko ang araw sa katanghaliang tapat. Kaya didilim ang buong lupain kahit araw pa. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Gagawin kong iyakan ang kasayahan sa inyong pista, at ang inyong pag-aawitan ay magiging panaghoy. Pagdadamitin ko kayo ng sako, at uutusang magpakalbo, para ipakita ang inyong pagdadalamhati. Katulad ng mga magulang na umiiyak sa pagkamatay ng kanilang kaisa-isang anak. Pero magiging mas masakit pa ang huling parusa. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, darating ang araw na padadalhan ko ng tagutom ang inyong lupain. Pero hindi ito pagkagutom sa pagkain, o pagkauhaw sa tubig, kundi pagkagutom at pagkauhaw sa aking mga salita. Pagod na kayo sa paghahanap ng mga taong makakapagpahayag sa inyo ng aking salita, pero hindi ninyo matagpuan kahit saan kayo pumunta. Sa araw na iyon na parurusahan ko kayo, kahit na ang inyong magagandang dalaga at ang inyong malalakas na mga binata ay mawawala ng malay dahil sa matinding uhaw. Kayong mga nanunumpa sa ngala ng mga Diyos-Diyosa ng Samaria, Dan at Beersheba, lilipulin kayo at hindi na makakabangon. Walang makakatakas sa parusa ng Diyos. Ikasyam na kabanata. Sinabi ni Amos, nakita ko ang Panginoon na nakatayo malapit sa altar at sinabi niya, hampasin mo ang itaas na bahagi ng mga haligi ng templo upang mawasak ang bubong at nang mabagsakan ng mga tao. Ang matitirang buhay ay mamamatay sa digmaan. Wala ni isa mang makakatakas o makakaligtas. Kahit magtago pa sila sa ilalim ng lupa, sa lugar ng mga patay, kukunin ko pa rin sila. Kahit na umakyat pa sila sa langit, hihilahin ko pa rin sila pababa. Kahit magtago pa sila sa tuktok ng bundok ng Carmel, hahanapin ko sila roon at huhulihin. Magtago man sila sa kalaliman ng dagat, uutusan ko ang ahas na tuklawin sila. Kahit na bihagin sila ng kanilang mga kaaway, ipapapatay ko pa rin sila. Dahil desidido na akong lipulin sila at huwag ng tulungan. Kapag hinipo ng Panginoong Diyos na makapangyarihan ng lupa, mayayanig ito at mag-iiyakan ng lahat ng naninirahan dito. Ang pagyanig nito ay parang pagtaas at pagbaba ng tubig sa ilog ng Nilo sa Ehipto. Ang Diyos ang gumawa ng kanyang sariling tirahan sa langit, at siya ang gumawa ng kalawakan sa itaas ng lupa. Siya rin ang nag-iipon ng tubig dagat sa mga alapaap, at pinauulan ito sa lupa. Ang pangalan niya ay Panginoon. Sinabi ng Panginoon, ang turing ko sa inyo na mga taga-Israel ay katulad lang sa mga taga-Ethiopia. Totoong inilabas ko kayo sa Ehipto, pero inilabas ko rin ang mga Filisteo sa Kaftor, at ang mga Arameo sa Kir. Ako ang Panginoong Diyos ay nagmamanman sa inyong makasalanang kaharian. At lilipulin ko kayo hanggang sa mawala kayo ng lubusan sa mundo. Pero may ilang matitira sa inyo na mga lahi ni Jacob. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Tingnan ninyo, mag-uutos na ako. Sasalain ko kayong mga mamamayan ng Israel, kasama ng lahat ng bansa, tulad ng pagsala sa mga butil. At kung paanong hindi nakakalusot ang maliliit na bato sa salaan, hindi rin makakalusot sa akin ang masasama sa inyo, kundi mamamatay silang lahat sa digmaan. Silang mga nagsasabi na wala raw masamang mangyayari sa kanila. Muling itatayo ang Israel. Darating ang araw na muli kong itatayo ang kaharian ni David,
na tulad sa kubong nawasak. Aayusin ko ito sa kanyang pagkakagiba at itatayong muli kagaya noong una upang masakop ng mga Israelita ang natitirang lupain ng Edom at ang iba pang mga bansa na sinakop nila noon na itinuring kong akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito at gagawin ko ang mga bagay na ito. Sinabi pa ng Panginoon tungkol sa mga taga-Israel, darating ang araw na magiging masagana ang kanilang ani. Hindi pa nga nila natatapos ang pag-aani. Sinisimulan na naman ang pag-aararo. At hindi pa natatapos ang pagpisa ng ubas. Panahon na naman ang pagtatanim nito. Kung titingnan ang napakaraming ubas na namumunga sa mga bundok at burol, para bang dumadaloy ang matamis na bagong katas nito. Pababalikin ko ang mga mamamayan kong Israelita sa kanilang lupain mula sa pagkakabihag. Muli nilang itatayo ang kanilang mga nasirang bayan at doon na sila maninirahan. Magtatanim sila ng ubas at iinom ng katas nito. Magtatanim sila sa kanilang mga halamanan at kakainin nila ang mga bunga nito. Patitirahin ko silang muli sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na muling paaalisin. Ito nga ang sinabi ng Panginoon na inyong Diyos.